Fidus, Pre-Debature Orientation Seminar. Hello mga ka-Blessed Vlogs! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video niya upload. So another video na naman tayo mga ka-Blessed Vlogs. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung videos experience ko. So disclaimer lang po, ang video na ito is based on my experience lang po. So isa po ako sa mga nag-apply ng home-based caregiver bound to Israel under the government-to-government process. At isa po ako sa nagkaroon ng kontrata at nagkaroon ng schedule for Fidus. So bago po kami nagkaroon ng Fidus schedule, nagkaroon po kami ng visa filing. So makikita nyo po sa aking previous vlog is na i-share ko po sa inyo yung visa filing requirements po namin. So kung hindi nyo pa po napapanood yung video kong yun, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So share ko lang mga ka-Blessed Vlogs, so nag-visa filing kami, doon ibinigay yung schedule namin for Fidus. So ma-share ko lang mga Blessed Vlogs, nung ibinigay yung schedule namin, nasa LRT kami. So, nakita namin yung mga list kung kailan yung magpipidos yung mga unang batch, second batch, third batch, fourth batch. So, apat kaming batch na nahati-hati. So, 30 bawat isang araw. So, nung nakita ko yung list, bakit wala yung pangalan ko? So, that time is nasa LRT kami, kinakabahan na ako. Bakit wala yung pangalan ko? So, pagkarating ko sa POEA, tinanong ko si yung nag-handle sa amin na bakit wala akong schedule? So, sinabi nila na akala nila is tapos na akong mag-PIDOS tsaka mag-CPDE. So kung na-encounter nyo yun mga ka-Blessed Vlogs, dapat i-confirm nyo yung schedule nyo. Kasi ako is yun nga, na-cancel contract ako, kaya ang akala nila is tapos na po ako sa PIDOS tsaka CPDE. Kaya dapat po i-confirm nyo po yung schedule nyo. Kaya that time is pang 4 batch po ako mga ka-Blessed Vlogs na nag-PIDOS. So, ayun, yung time na yun talagang kinakabahan ako, bakit wala na naman yung pangalan ko sa PIDOS day. Sabi ko, ala, baka mamaya na-cancel contract na naman ako. So that time is kinakabahan ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya yung time na yun, sa pagpasok ko pa lang ng POE, tinanong ko na bakit wala akong schedule for PIDOS. Kaya ganun mga ka-Blessed Vlogs. Dapat i-confirm nyo yung schedule nyo. Kung wala po kayong, kung hindi nyo po nakita yung name nyo sa GC na isisend nila for business schedule, dapat po itanong nyo na po kaagad bakit wala yung pangalan nyo. Kung tapos naman na po kayo, okay lang po. Kasi alam naman po nila kung tapos na kayo o hindi. Kasi sa case ko is, akala nila tapos na ako. Kaya kinonfirm ko kaagad na sir, hindi pa po ako tapos mag-PIDOS at mag-CPDE. So, ayun. Kaagad-agad naman is na-schedule nila ako ng PIDOS day. So, nung time namin mga ka-Blessed Vlogs, sa batch namin is marami po kami. Kaya nahati po kami sa apat na batch. So, sa isang araw po is 30 lang po nakatao ang pwede sa PIDOS mga ka-Blessed Vlogs. So, yung mga naunang na-schedule, pangalawa at pangatlo, when sila, direct sila sa POEA, sa Ortigas sila mismo, pumunta para mag-attend ng PIDOS. Pero sa aming pang-apat na batch na is online PIDOS na po yung sa amin. So, ang kagandahan ng online mga ka-Blessed Vlogs is hindi ka na magbebiyahe para pumunta sa POEA Ortigas. Ang disadvantage naman nun mga ka-Blessed Vlogs is yung internet connection. Kasi sa
kasi hindi mo maiiwasan na hindi mo maintindihan yung sinasabi, lalo na pag mahina yung internet connection. Yun yung disadvantage ng online pidos, mga ka-blessed vlogs. So, ang araw ng online pidos ko noon, mga ka-blessed vlogs, is May 30, 2022. So, before kami mabigyan ng schedule for pidos, mga ka-blessed vlogs, may sinagutan kaming form. So, ilalagay ko na lang yung sinagutan naming form dito, mga ka-blessed vlogs, para makita nyo kung ano yung form na yon na ipapasa nyo pag once na finilapan nyo yun, mga ka-blessed vlogs. So, kapag finilapan nyo po yun, mga ka-blessed vlogs, kailangan po na may copy po kayo ng inyong passport. So, ano nga ba yung mga dapat nating maiwasan kapag once na online pidos natin, mga ka-blessed vlogs? Things to avoid during pidos. Unstable internet connection. So, make sure po, mga ka-blessed vlogs, malakas po ang inyong internet connection at hindi po kayo matidisconnect, kasi po mahirap po makapasok po ulit, mga ka-blessed vlogs. At mahirap na kapag hindi nyo nasubaybayan yung topic na sinasabi sa pidos. Uncharged battery of your cellphone or laptop. So, make sure po, mga ka-blessed vlogs, na bago po magsimula ang online videos is naka-full charge po ang inyong mga devices. Walking, eating, driving, or any unrelated activities during videos. So, iwasan po natin ang kumain habang nag-online videos, mga ka-blessed vlogs. So, bawal na bawal po yun, mga ka-blessed vlogs, para hindi po nakaka-distract sa ibang tao. Presence of non-participants. So, bago po magsimula ang videos, is that mag-a-attendance muna po. So, tatawagin po yung pangalan nyo na katunayan na kayo po iyon. At kasama po kayo sa online videos sa araw na iyon. Unnecessary noise background. Keep your mic muted. So, bago po magsimula ang online video, sasabihin naman po kayo na mag-mic muted para maiwasan po yung sobrang maingay at yung sobrang madaming nagsasalita, mga ka-blessed vlogs. Unauthorized leaving during the whole seminar. So, iwasan po natin na mag-leave sa online pidos, mga ka-blessed vlog. As much possible, mga ka-blessed vlog, once naaalis po kayo, is magpaalam po kayo. Pero sana maiwasan natin ang bagay na ito kapag once na online pidos natin, mga ka-blessed vlogs. Turning off your video when not necessary. So, kapag magsi-CR po tayo, mga ka-blessed vlog, sabihin po natin na tayo ay magsi-CR, hindi po yung kaagad-agad is ito turning off nyo po yung video. So, dapat po is magpaalam po kayo, mga ka-blessed vlogs. Wearing inappropriate attire. So, iwasan po natin na nakasando lang po tayo kapag once na online videos po natin. Kahit online videos yan, mga ka-blessed vlogs, dapat po is formal po yung attire natin. Log in with your full name and agency. So, kailangan po is mag-log in po kayo sa full name nyo at yung agency po, para kaagad-agad po na makilala po kayo at malaman po nila na kasama po kayo sa online videos. So, ano nga ba yung mga napag-usapan ng videos namin? So, una, know your role as an OFW. So, mga ka-blessed vlogs, mag-iibang bansa tayo. So, dapat po alam po natin kung ano po yung mga responsibilities natin as a OFW. Know the do's and don'ts. So, mga ka-blessed vlogs, so dapat po alam din po natin yung mga pwede at hindi pwedeng gawin sa bansang pupuntahan natin, para hindi tayo mahirapan kapag once na nandoon na po tayo sa bansang pupuntahan natin. Departure tips. So, i-discuss din po ito sa videos natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag once na malapit na po tayong umalis. Health and safety awareness. So, i-discuss din po ito sa araw ng ating videos, kasi po mahalaga po ito, lalo na po about sa health po natin. At para maging aware po tayo sa lahat ng bagay, lalo na po sa ating kalusugan. So, diniscuss din po sa amin ang standard employment contract. So, bilang isang OFW, dapat alam po natin ang work site or place of work, contract duration,
position, monthly salary, regular work schedule for 8 hours per day and 6 days per week, overtime, free transportation to and from the work site, and offsetting benefits, free food, accommodation, or offsetting benefits. Benefits would include vacation leave, sick leave, medical benefits, and dental. Workmen's compensation in case of work-related sickness, injury, or death. Probationary period, termination, and validity. At sa araw din po ng PIDOS, i-discuss po ang culture and tradition, yung law, kaugalian, klima, pananamit, reliyon, at wika. So dapat po alam po natin ang mga ito, lalo na po sa bansang pupuntahan natin. So sa araw ng PIDOS din namin, diniscuss din namin yung mga dapat naming bayaran para makakuha po ng OEC certificate. POEE processing fee, $50. OWA membership contribution, $25. PhilHealth insurance premium, $2,400. Pag-ibig membership, $100 per month. So isa din po sa diniscuss nung araw ng PIDOS po namin is yung hand luggage, kung ilang pong kilo yung pwede sa airlines po namin. So, depende po yan sa airlines na sasakyan nyo po, mga ka-blessed flags, kung ilang kilo. At isa sa pinakamahalagang diniscuss nung araw ng PIDOS po namin is yung mga documents na kailangan dalhin, tulad ng passport, visa, e-receipt, airline tickets, employment contract, PIDOS certificate, OEC, and CPDF certificate. So, yun yung OWA certificate po natin, mga ka-blessed flags. So, that's it. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video ni upload. So, thank you for watching, mga ka-blessed vlogs, and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!